So welcome nga mga idol sa ating video ngayon at sa ating mga balitang NBA. Ngayon pag-uusapan nga natin ang balita dito kay LeBron James at pati na rin sa Nike. Dahil ito nga si LeBron James ay meron na nga sariling arena or may sariling nga sports center. Dahil ito ang Nike mga idol ay gumawa nga ng parabang headquarters ng mga sports at ipinangalan nga nila yan sa kanilang pinakamalaking athlete na si LeBron James. Pinangalanan nila ito mga idol na LeBron James Innovation Center sa lugar nga ito ng Oregon kung saan nandun ang headquarters ng Nike. At alam nyo ba mga idol sa napakalaking Innovation Center na ipinangalan nga kay LeBron ay meron ngang napakalaking Nike Sports Research Lab, 84,000 square foot mga idol. Tapos merong full size basketball court, meron daw turf pitch at meron 200 meters na track kung saan ang mga runner pwede dito. Meron din dito mga idol na 500 feet incline training ramp at meron ding soccer field. At alam nyo ba mga idol, ang total size nga na itong Innovation Center ni LeBron James ay 750,000 square foot o kaya naman 7 hektarya. Yan ang total size mga idol ng LeBron James Innovation Center. So grabe nga mga idol ang naging achievement nito ni LeBron James noong taong 2003. 18 years old pa lamang si LeBron nung una nga siyang makipag-partner noon sa Nike. At nagkakaalaga nga yung mga idol na halos $90 million na kung saan hanggang ngayon ay ito pa rin ang pinakamalaking rookie deal na nakuha ng isang rookie sa NBA. At ngayon mga idol, fast forward to 2021, itong si LeBron James ay meron ngang 7 hektaryang Innovation Center. So grabe nga mga idol, hindi lang basta on the court ang achievement ni LeBron, kundi pati na rin off the court. At paano naman sa ating susunod at huling balita mga idol, ito nga Chicago Bulls ay mas malakas pa nga daw sa inaakala ng iba. Sabi kasi ng isang executive mga idol, ito daw Chicago Bulls ay nasa likod lang ng Brooklyn at ng Milwaukee Bucks sa Eastern Conference na malayo nga ayon sa NBA Power Rankings dahil pangwalo nga itong Chicago Bulls. Sabi nga ng executive na ito, meron daw silang scoring, may depensa at meron nga rin daw silang mga unselfish players para nga daw maging serious contender sila sa championship. So itong Chicago Bulls nga mga idol, sabi ng isang executive, maaaring nga maging isang championship contender sa parating na season na ito. Matapos yan mga idol ng kanilang disappointing season last year dahil hindi nga sila nakapasok sa playoffs. At matapos nga mga idol ng kanilang free agent signings, isang executive ang naniniwala na maaaring maging seryosong title contender itong Chicago Bulls. Tinagdag nga nilang yung offseason mga idol si Lonzo Ball, si DeMar DeRozan at si Alex Caruso. At sa tingin nga ng isang executive na ito mga idol, sapat na ito para nga maging title contender ang team ng Chicago Bulls. So yun nga mga idol ang ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag na din kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel at i-like at follow na rin ang ating Facebook page. So yun lamang. Maraming salamat muli. Bye!